po sa inyong lahat. Anong balita? Araw ng Huwebes, 14 ng Oktubre. Luke chapter 11 verses 47 to 54. Patuloy ang pakikipagtunggal yan ni Kristo doon sa mga leader sa kanyang panahon. Tinawag niya ang mga ito ng mga anak ng mga mamamatay ng propeta sapagkat pinagtatayo nila ng bantayog ang mga propeta noong unang panahon na pinagpapatay ng kanilang mga magulang. Mahirap po ang trabaho ng isang propeta. Isusuguhan ng Diyos sa kanyang sambayanan upang sabihin ang mensahe ng Diyos at madalas ang mensaheng ito ay upang punahin ang mali, ang masama sa gawin ng bayang Israel. Eh sino ba naman ang gustong magbago? Sarap kayang gumawa ng bawal. Kaya ano ginagawa sa mga propeta? Sinasaktan, pinapatay, hindi pinakikinggan ang mensahe. Tuloy ang ligaya. Kaya mahirap yung trabaho ng mga propeta. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang pagdadala ng mensahe ng Diyos para sa bayang Israel. At napagtanto ng mga tao sa kasaysayan na tama ang kanilang mensahe. Kaya pinagtatayo sila ng bantayog ngayon ng mga nasa kasalukuyang henerasyon. Subalit si Kristo ang nagsasabi sa kanila, tama ang sinabi ng mga propeta noong una at tama ang sinasabi ng propeta na kakaharap nila ngayon. Ganun pa rin ang mensahe, pagbabagong buhay. Gayun pa rin ang ugali ng tao, ayaw pa rin magbago. Sarap ng bawal, lalo na kung nakakalusot ka. At yun ang panahon, yun ang kalakaran. Palusutan, pagalingang gumawa ng dahilan para yung masama, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Pero kung pakinggan natin ang propeta, pakinggan natin si Kristo, maraming mababago sa takbo at kalakaran ng mundo. Ito ang balita sa araw na ito, si Father Julius po. Pagpalain kayo ng Diyos, sumainyo ang kapayapaan.